another Cakes by Grace video. Today, i-share ko po sa inyo ang behind the scenes ng ating tulips cake na aming ipinost yesterday. So, unang-una, thank you po kay ma'am for allowing me na ako na yung mag-design or ako na daw bahala dun sa design ng cake natin. Pero syempre naman, pinakita ko po kay ma'am or binigay ko sa kanya yung mga choices of flowers na available sa amin na pwedeng gamitin sa cake. So, nakakatawa kasi ito yung napili niya at sobrang tagal ko na pong nire-reserve talaga tong flower na to, na para magamit ko siya sa isang magandahan na cake. So kasi ang ganda talaga nung mga bulaklak na napadala sa akin nung seller na yon. Hahanapin ko po yung account nila. I think Shopee po yun ata or Lazada. Ilalagay ko sa comment section. I remember nung check out po namin yon, medyo may ilan kaming wedding cake na nakabook. At dun ko lahat binili yung mga artificial flower at super satisfied po ako. Lahat talaga nang dumating ay sobrang realistic. So ito yung natira. And proper storage po kami pala when it comes to mga artificial flowers. So after po yan, hugasan, patuyuin, linisin, nilalagay po namin to individually sa mga plastic, tapos nasa isang kahon sila. So ito yung mga tulips natin. Medyo mahaba po ang stem nito ha, pero pinutulan ko na lang kasi mababa yung cake, 3 inches po yung height. And yung kanyang mga dahon, tinanggal ko na po kahit maganda sana siyang tingnan. Kasi medyo makapal po yung pagkabulaklak niya at feeling ko bibigat siya masyado or baka lumaki yung butas ng cake. So yung nasa gilid naman po, inattach ko siya ng floral wire. Tapos tinirahan ko siya ng isang dahon para lang mas maganda siyang tingnan or buhay na buhay pa rin. So una, nilagyan ko siya ng ganitong fillers. Artificial flower din po ito. Usually nagwo-work to sa mga artificial flowers ko na cake, pero parang dito sa tulips, iba talaga yung ganda niya. So, hindi mo siya pwedeng i-overpower. So, nag-decide po ako na tanggalin ulit and lagyan ko na lang siya ng more on greens. So, hindi ko na siya nilagyan ng kahit anong bulaklak. Parang binuhay ko na lang siya dun sa mga dahon-dahon. So, parang yun nasa likod po ay artificial siya na eucalyptus. Tapos, ito naman ay artificial na parang mga succulent, ganun. And then, syempre, ang ating pampa-elegante ng cake na gold leaf. And later po, lalagyan ko din ito ng mga edible pearls. Pero nag-stick na lang po ako sa color white. Kasi feeling ko ayaw nung tulips ng masyadong makulay. At na-overpower siya agad. So nag-stay na lang ako dito sa ganitong color white, nude, at light na light yellow. So brown and yellow po ng Chef Master yung mga nakapalette knife natin dito sa gilid. So ito na yung final look natin. At sobra akong gandang-ganda talaga sa kinalabasan nito. Super thank you talaga ma'am ha. And ako lang ba yung kapag nilalagay ko na sa turntable yung cake at pinapaikot, parang naririnig ko na si Miss Dainty Cakes by Pia? Or baka kakapanood ko na po talaga sa kanya? And Elegant Box from Packaging Lab. Thank you so much po!